Isang masaya at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. Alam mo, Reza, napakasaya ng araw kahapon. At ang dahilan dyan, sapagkat ang Lighthouse Bible Baptist Church ay nagdiwang ng ating 48th anniversary at may sacrificial thanksgiving pa. No? At ang topic natin o ang theme natin ay increasing more and more in works that please God. And that at 48, alam mo, napakahaba din nang naging coming together, nang naging kaganapan kahapon. At maraming mga presentations, mga videos na nag-emphasize doon sa theme natin. No? Mga gawa, mabuting gawa, kapaki-pakinabang na mga gawa, mga ministries. Mm-hmm. At yan ang ating pagkikwentuhan sa gabing ito. Kasama ang pastor ng Lighthouse Bible Baptist Church sa Taguig, si Pastor Giorgio Cornelius, at isang doktor. Na kabataan, no? At ito ay si Doc Mark Rosales. At ngayong Marcelin Bishop ay pinagdiriwang natin ng Women's Month sa ating pong bansa. Kaya sa Espresso Self ay Women Empowering Other Women ang ating pag-uusapan with focus on the Solo Parents Organization sa Barangay Tatalon. Ano nga po ba ang kinakaharap ng mga women solo parents at paano sila maaring ma-empower at matulungan? Especially ng ministry na ito, no? So abangan niyo po ang usapang yan kasama si Miss Annabelle and Fresan. At dahil nga Women's Month, ibig sabihin, Reza, ay pag-uusapan din ang ilang mga batas na maikinalaman sa mga kababaihan, no? Lalo na sa mga kababaihang kabataan. At kinakailangan po ay well-informed tayo sa ating mga karapatan, no? Kaya sa ating barista, nariyan si Attorney Moses. Yan. So we prepared interesting and relevant discussions for you tonight. Don't change that channel and join us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Ayun. Bala ko nga sana pahinga muna ngayon, Reza. Pwede po ba? Wala. Uso po ba yun? Pero it's good that we can have this live na live, no, na Lighthouse Cafe. At tayo, palagay ko, sa gabing ito, free flow. Opo. No? Kwentuhan lang po talaga, Bishop. Kwentuhan lang spotless. Talaga. Eh. May kape naman tayo rito na napakasarap. Kaya we welcome po sa ating segment na ito ng What's Brewing. Mm-hmm. Ano, ano ba mga nangyayari? Mm-hmm. Ano ba mga niluluto? Ano ba yung brew mga sa Tagalog? Latest. Ano yung binubro? Pinapakuluan. Yung ba yun? Anyway, tanggap Boil na naman yung binubro, di ba? Okay. At welcome dito sa ating Lighthouse Cafe. Ngayong gabing ito, si Pastor Giorgio Cornelius ng Lighthouse Taguig. Magandang welcome gabi po. Sa iyo. Magandang gabi po, Bishop. Ah, yes. At of course, ay si Doc Marcos Salis, hindi na ito bago po, rito. Oo, hindi na. Sa ibang segment po siya naging guest. Ibang segment. Health Ngayon talks. Lang sa segment natin na tayo ang host, nandito siya. Parang kinakabahan ka, Mark. Hindi naman, ano? Wala po yung ano. Wala. Oo. Hindi nangangatal yung ngipin mo. Eh, kay dentista eh, no? Anyway, bumati muna kayo sa ating mga nanonood. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood po ng Lighthouse Cafe. Yes. Lalong-lalo po sa mga kapatiran po sa Taguig. Uy, magandang gabi sa inyo. Anong tawag dyan? May shout-out ka agad. May shout-out agad. Oh, okay. Magandang gabi po sa lahat. Shout out na rin po sa mga Swipe Fellowship natin dyan, members po. Ano ibig sabihin ng Swipe? Single working young people po natin sa... Oh, single ka pa? Opo. Oh, okay. Anyway. Legally single. Anyway. Oh, ang ating kaganapan sa dito sa Lighthouse kahapon, ay in fact, kaganapan ito ng maraming mga Lighthouse na gawain. Mm-hmm. You know? Pero syempre, porque ito ang main church, you were here along with your people, at mahabang coming together ito. Pero so, masaya. Opo. No? Masaya. At ang ating pinakatema ay yung increasing more and more in works that please God. Mm-hmm. Alam mo, napaka-unique ito eh. Mm-hmm. No? Sapagkat eh, ang ating inihahain sa mga members at yung mga involved sa maraming Lighthouse works ay yung bang mag-umapaw ang lahat. Mm-hmm. No? Dagdagan pa. Okay, kahit nakakapagod, kahit maraming challenges, dagdagan pa, more and more, yung mga gawa na nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon. Okay? Eh, Pastor Jojo, bilang pastor, eh,
mahalaga sa ating lahat itong mga gawang nagbibigay kaluguran sa Panginoon. No? Opo, Bishop. Oo. Totoo yun dahil ang Panginoon po ay nalulugod siya sa sama-samang pagkilos ng buong eklisiya, ng okay. lahat ng kapatiran. Of course. Pero may mga pamantayan naman ng kaluguran. Paano man malalaman yung kaluguran ng Panginoon? Hindi naman natin siya nakikita. Hindi ba? Eh, yun ang tanong na maraming tao. Eh, ang sinasabi ko nga, eh, maliwanag naman sa banal na kasulatan kung ano mga gawa ang nagbibigay kaluguran sa kanya. Okay? Eh, ibig sabihin, eh, hindi natin pwedeng sariling kaisipan lang. No, yung ini siguro malulugod ang Panginoon dito. Malulugod ka ba, Panginoon? Ipapanalangin mo pa. Di ba? Ganun din, Mark, no? Sa inyong industriya bilang dentista, no? Alam mo naman kung ano ang yung bang gawa ng dentista na makapagbibigay pakinabang sa pasyente kahit nasasaktan siya. Oo. Alam mo, napapanood ko yung mga pelikula ni Mr. Bean. Naaawa ako sa mga pasyente. Dentista. Di ba? Oo. Mahilig kayo magbigay ng sakit sa ano eh. Pero ano bang pamantayan nyo? Yung ngipin lang? Hindi po. May mga pamantayan po na sinusunod tayo na ginawa po ng mga eksperto doon sa larangan. At meron din po mga legal na pamantayan po na kailangan tayong sundin. And kung i-relate ko po ito sa bilang eklesiya, ang pamantayan po natin isang salita ng Panginoon. Oh, very good. Paano po malulugod. Hindi kung ano lang yung ipinapasang siguro. Ito yun, no? Baka ito. Hindi pwedeng baka ang pananampalataya, Pastor Jojo. No? Opo, Bishop, hindi rin po pwedeng gawing pamantayan sinasabi ng ibang tao. Kung na, paano natin lulugurin ang Panginoon. Oo. O sinasabi. Eh, yung sariling karapatan. Hindi pwede pamantayan yun. Hindi rin po. Karapatan ko ito eh. Malinaw po sa salita ho ng Panginoon kung paano ho natin siya dapat bigyan ng kaluguran. Oh. At hindi ho tayo dapat lumabas doon sa instruction ng ating Panginoon. Okay. Well, of course, baka pumunta tayo sa doktrina ng mga usapan. No? Ayaw naman natin ng ganun. Pero yung usapan ba na maiintindihan ng ating mga nanonood. Eh, sapagkat ang pinakapamantayan naman natin ay hindi lang yung kautusan, di ba, kaya iniutos, kung mismo yung katangian at mga virtues ng ating Panginoon na tinanggap natin. Di ba? So, kinakailangan we should be able to know Christ, no? Hindi lang make Him known, but learn Christ. Di ba? So, yung mga gawa, kayo, alam, bilib ako sa mga taga-Tagigi. Ang daming, hindi ba, Reza, no? Yung news article, Lighthouse Balita. Production niya ng mga taga-Tagigi. Soon nga, pwede natin gawin niya sa GCTV, Bishop. Oh, yeah. Opo, Bishop, yun po ay sariling production ng mga young people po sa Tagig. So, young people pa yun, ha? Mga young people po, Bishop. So, sila ay nagsama-sama. Lahat 'to na mayroong mahilig sa camera, mahilig sa computer, at mahilig sa pagbabalita. Oh, pati pagsusulat. Pagsusulat, pagde-decor, ganyan. Pagde-decor po, Bishop. At lahat ng may kinalaman sa pag-edit. Pag-edit no? Ng video editing. Pag-produce ng digital content. Opo. So, sila po ay naging isang team upang buuin po yung isang ministry ng Lighthouse Balita. Uy, magaling, ano? So, paano pumapasok ang kaluguran ng Panginoon doon? Pumapasok po, Bishop, yung kaluguran ng Panginoon doon. Unang-una ho, dahil sama-sama sila sa pagkilos. At katulad nga po na sinabi nyo, sa kanilang pagsama-samang pagkilos po, ay kinakailangan po mag-manifest yung mga virtues ng Panginoon sa kanila, sa bawat isa sa kanila. Okay. So, hindi lang ho sa iisang tao. Ay katulad nga po ng laging narinig ho natin, namin sa inyo, Bishop, na madaling maglingkod ng mag-isa. Pero iba kapag naglilingkod ka ng may kasama dahil yung virtue ng Panginoon, kinakailangan mong ipakita habang naglilingkod. Tama. May pakikibagayang ka na. Oo. Maganda yung Reza. No? Pwede naman tayo, ako pwede naman akong magkaroon ng Lighthouse Cafe. Ako lang mag-isa. Pero di ko na, pero ba tayo nandito? Oh, iba pa rin, no? Siyempre, kapag ano, sama-sama po naglilingkod siya. Kasi even yung mensahe po, no, Pastor, ng mga ginagawa niyo pong content, tama po ba? Opo. Eh, yun din po ay pinagmimitingan nila kung ano po yung magiging content ng balita at kung paano nila i-deliver.
At kung paano po ito magiging blessing doon sa mga makakapanood. In fact, ang na-appreciate ko doon, hindi lang Lighthouse balita, hindi lang pang Tagig. Opo. Pero isinama yung all lighthouse balita. Di ba? Sama-sama na yung ginagawa ng Tagig, dito, ng Kainta, ng Pasig, at sa main church. No? Eh, tuloy, manghamangha yung mga tao, di ba? Ang dami palang ginagawa ng Lighthouse. Hindi lang pala kayo yung preaching lang, yung awitan lang, o kung ano man. No? Eh, kayo'y nag-e-extend pa ng pangkalusugan. No? Kaya ikaw, Doc Mark, andito ka eh. No? Kasi bago tayo nagkaroon ng anniversary, meron tayong ginawang community wellness outreach program. No? Very involved ka doon. Yes po. Isa po sa mga dentist po natin, in-house dentist po natin dito sa Siwok. Yes. Eh maalala ko ang dami yatang naabot na mga tao at binigyan ng iba't ibang serbisyo. Opo, hindi lang bunot, no? Meron pang fluoride. Fluoride. Oo. And marami pang mga dentista. At ito'y ginagawa how often? Twice a year. Yung fluoride po ba o yung siwa po natin? Yung siwa. Yung siwa po natin ay twice a year po natin siya ginagawa. Next po natin ito ay September na po eh. Okay. And pero hindi lang po natin, sa main church lang po natin yun. Mm-hmm. Kung isasama po natin lahat po ng Lighthouse Works natin, more than 10 po yan. Mm-hmm. Meron po sa Kainta, sa Pasig. Minsan umabot pa po tayo ng Mindoro, yes. Davao, sa Palawan. Mm-hmm. Kung saan po kayang mapuntahan. Pinuntahan mo lahat yun? Nakapunta na po ako sa Palawan, sa Mindoro po, pati sa Baguio. Mm-hmm. Ng wow. Lighthouse Works. Para po makakapag-abot ng dental na treatment sa mga community po natin doon sa mga lighthouses po natin. Okay. Hindi mo naman iniisip na yung paggawa mong ito eh parang ini-exploit ka lang dahil dentista ka. Lugi ka, ganun. Siguro po may ganung sumagi na rin po. Pero kung titingnan po kasi natin yung kung ano po tayo, kung paano tayo ginawa ng Panginoon. Yung maganyang mindset po ay hinihigitan na po natin eh. Imposible pong hindi natin maisip na may ganun pong parang dapat kumikita ako sa oras na to eh. Kasi Sabado, maraming pasyente. Okay. Pero yung biyaya ng Panginoon ay kung makapagtinignan po natin yung pag-ibig ng Panginoon, pati yung kahabagan niya, parang hindi, dapat humigit na siya dun sa parang pangangailangan natin bilang tao lang. Na humigit siya na na magustuhin natin na makaabot tayo dun sa community natin bilang isang gawain, isang eklesiya po. Mm-hmm. Kahit sa anong pamamaraan. And sa case ko po, bilang isang dentista, no, yung isang araw po niyan ay nilalaan po talaga namin para makapagbigay ng serbisyo sa community po natin. Mm-hmm. Sa tatalo. Okay. Abay, magaling. Mm-hmm. No? So you're taking it as ministry. Yes. Oo. At bilang ministry, kinakailangan may component ito na consistent sa virtues na meron ng Panginoon. Hindi ba? Eh, hindi naman tayo mga politiko. Di ba? Eh, kung politiko lang naman tayo, di ba? Magdali naman gawin yun. Okay? Pero, and yung bang naging institutional na itong bagay na ito. At maraming sumasama sa atin, nagugustuhan nila. Actually, si Mark din po, Bishop, ay member na mention mo kanina, single working young people, na marami din po involvement even doon sa CWOP natin. Eh. Ibig sabihin, iba-ibang disciplines. Iba-ibang ano yan. Yeah. Yes po, maraming yung single working young people po natin ay composed ng mga professionals po. Okay. Ng different fields, industries. For example, ano mga fields? Ayan po, yung girlfriend ko po. Wow, shout out po! Papunta po siya ngayon para sumuport eh. Balita ako, parang kumanta yata yung kahapon. Okay. Ayan, sige. Picture tayo dyan. Ayan, kumanta po siya, pero ang field niya po talaga ng expertise ay sa actuary. Actuary. Predicting po ng mga risk. Ayan. Mga... Pwede bang gamitin yun sa predictive pag babubulok yung ngipin mo? Baka sa database mo. Pero po nagamit niya po yun nung L-Watch. Oh, okay. Yung pag-produce po ng mga datas natin, ng mga natulungan po natin during pandemic. Mm-hmm. Ayan. Wow! Ibig sabihin, pati yung mga datos. Forecast niya, yung pag, yung ginagamit na datos na pag-trending, pag-forecast, pinag-aaralan. Mm-hmm. Ministry din yun. Lahat po ng pwedeng magawa. Mm-hmm. Oh, pwede pong makonsider. Oh, Pastor Jojo, mawawalan ka na ng ministry. Hindi ba? Eh, siyempre, mga pastor, parang aagawan ng ministry, no?
Pero hindi naman pwedeng walang preaching, di ba? Walang pagtuturo. Pero ito, kumikilos ang mga professionals. Ano pa? Ano pang mga fields? Ayun po, meron po tayo sa foodcom, no? Ayun po, headed po yun ng ilan sa mga leaders po natin. Sila Shairo, sila Harvey, andyan sila... Ibig sabihin, mga ano pa yan? Mga anong tawag dyan? Nag-aral ng... Mga chef. Nag-aral ng po, sa coffee, culinary. Ayun po, yung mga barista. Ayun po, nagbibigay ng service sa mga volunteers po natin, bibigay ng free coffees, ng food. Eh, dinig ko, meron pa kayo mga pathologists sa speech pathologist. Mga nutritionist. Speech pathologist, nutritionist. Meron pong diagnostics, physical therapist. Yes. And kung isa-isa po, maubos po ang time natin. Pero yung involvement po natin, kung hanggang, kung ano po yung na-imagine natin, na aabot na po natin eh. Halos na pupunuan na po natin lahat po ng parte po na yan ng serbisyo. So, ibig sabihin eh, ang lahat ng members ng church o ng eklesiya ay may lugar sa paglilingkod. Yes. Okay. Boy, maganda yun, Pastor Jojo. Sa Opo. Tagig, tinuturo din ba yan? Opo, Bishop. Tinuturo ho natin na ang lahat ng abilidad ng mga kapatiran ng bawat isa ay areas ng paglilingkod. Mm-hmm. So, okay. Kung marunong kang magturo, magtuturo ka sa mga bata. At yun din po ay isang ministry din po. Mm-hmm. Ginagawa ho natin doon sa Tagig, yung paglipad, Tagig area naman po. Ano yung paglipad? Ang paglipad, ang paglipad po, Bishop, ay isang campus ministry, paglayo at pag-iwas sa ipinagbabawal na droga. Uy, maganda yun. Na ang mga teachers po, na nagtuturo doon ay mga volunteer. Hindi ho sila talaga mga professional teachers. Mm-hmm. So, dumaan sila ng training kung paano ituturo yung manual. At every Friday po, pupunta kami doon sa isang eskwelahan sa Tagig na mga high schooler. So, doon po sila nagtuturo. So, mayroon din pong nagdo-document. Yung mga, ang gift naman po ay sa camera. Oh, paglilingko din nila ho yun. Yung nagdadala ho sa kanila doon na driver. Mm-hmm. Eh, paglilingkod din naman po niya yun dahil hindi naman makakarating yung mga teachers doon sa lugar kung hindi sila dadalhin doon ang driver at ang sasakyan. At alam ko eh, ang Lighthouse Tagig, nagpapatayo rin kayo ng inyong church building ngayon. Opo, Bishop. Marami rin silang contribution doon, mga construction workers. Opo, sila-sila din ho, kami-kami din po. Ang nagko-construct, hindi lang ho sa manpower po, Bishop, kundi kahit po sa pagkakaloob ng aming lalo mga, na sa pagkakaloob. Lalong-lalo po sa pagkakaloob. Oo. So, well, it's good. Bukod dun sa campus ministries niyo po, Pastor, how about dun sa community? Ano niyo po? Meron din po mga activities or mga ministries specific sa community niyo po sa Tagig? Meron po. Sa katulad nga po na napag-usapan kanina ni Doc Mark sa SIWOP po, Light Community Wellness and Outreach Program, nagkakaroon din po ng SIWOP sa Tagig. At ngayon pong darating na May, ang schedule po ng Tagig. At yan po ay sa community at mga kalapit na mga barangay. Every Saturday, ang ating LAC, Lighthouse Outreach for Community Kids, ay inaabot naman po yung mga kabataan sa community. Wow, at activities po yan. Tinuturuan po sila ng salita ng Diyos. Tinuturuan din ho sila ng academics. Okay. At kasama na rin po yung pagkain o yung feeding na program na ginagawa. Feeding program. Opo, Bishop. So ang LAC ay Lighthouse Outreach for Community Kids. Ito ay inaabot din yung mga out of school youth siguro. Opo, Bishop. Oo. Tapos meron kayo pang eskwelahan. Meron kayong mga, anong tawag niya, mga values program, itong paglipad. Kasama yan doon sa LIV. Opa. Lighthouse Initiative for Values Education. Wow! Ito namang CWOP na ito, ito yung kasama doon sa Community Assistance and Relief. Care. Wow, ang dami. Eh, itong mga bagay na ito, ito yung nasa ilalim ng The Great Lighthouse Foundation. Opa. You know? Kaya, abay, napakaganda. Ibig sabihin, ang katuruan na ito, ikinakalat sa lahat ng mga ages upang ang lahat ay involved sa gawain ng eklesiya, ng church.
Aba, yung maganda. So, hindi lang dumadalo mga tao? Hindi lang po, Bishop. Kaya nga po, siguro, kung pabalikan ho natin yung celebration ng 48th anniversary ng Lighthouse kahapon, eh, excited ho yung mga tao na magsama-sama. Oo. Kaya kahit mahaba, no, hindi napapansin ho yung oras eh. Dahil masaya ho ang mga kapatiran kapag nagsasama-sama at naglilingkod ng sama-sama. At napansin ko marami lang kayong singing group ha. May kwartet na lalaki, may kwartet na babae, di ba? No? At lalo yung kwartet nila maganda kasi lima sila eh. And then, no? May choir pa. Mm-hmm. O, kayo din mga sa swipe. Pero din silang orchestra, no? Tama po ba yung mga may involved orchestra. Din sa orchestra? Opo. Oh, at marami nang umiikot para mag-document. No? Napansin ko ngayon, marami na. Pati ako, wala na ako maging lugar eh. Hawak-hawak ko yung, ayan o. Oh. Yung quartet nila, quartet pa rin, Bishop. Apat lang talaga. Ayan. Apat lang. Very good. Now, ang sinasabi mo, Doc Mark, itong ginagawa ninyo bilang mga doktor, no, ay siyempre pag-abot, no, sa mga nangangailangan ng health and wellness. Yes po. Pero ito ay siyempre inaabot niyo rin yung pangangailangan sa spiritual na bagay. Opo. Parte po niyang siwop na natin ay yung sa po diyan yung pag-share po ng ating gospel. Pag-counsel. Pag-counsel po natin. Oo. Magpahayag ng salita ng Panginoon. And yun nga po, before sila mabigyan ng physical care, ay kinakausap po muna sila. At sinashare po natin ng salita ng Panginoon. Yes. And hindi nga lang po natatapos doon eh. May mga times po na nai-invite din po natin sila na bumalik sa ating mga coming togethers, na pa-follow up din po natin sila. And may mga ilan na rin po na may testimonials po na yung family po nila ay nadala rin po sa sa church, sa eklesiya natin. Dahil po sa ating community wellness outreach program. Aba, napakaganda ang pag-abot na ito. Kailangan. Now, ikaw involved ka rin sa paggawa ng mga parang short films ba yung tawag doon? Ano? Yes, no? Oo. Ano na mga nagawa mo ng mga short films na ginagamit as evangelistic tool? Ayan po. May mga nagawa na po tayo nung kami pa po ay ila. Mga young people pa po. May nandiyan po yung ang silid, ang autismo. Na ngayon po ay minsan pinapalabas din po sa in-air po natin GCTV. Oo, sa GCTV. And dito po, parang dahil ito na po yung parang naging isa sa mga ministries po natin no, na kinalakihan at parang passion po talaga namin gumawa ng film. Kami po nung kasama ko rin po sa media ministry ay nag-held din po. Kasama ka rin sa media ministry? Opo. Yan po. Yung team po namin, yan, headed po nila Tito Edwin and ni Ate Teresa. No? Kami rin po yung lumibot sa lahat po ng mga lighthouse works po natin. Sa Taguig, sa Cainta, sa Pasig, sa Marikina. Mm-hmm. Para po mag-shoot ng anniversary series po natin. Okay. Yan. And yun po ay nag-culminate nung kahapon po. Yes. Yan. Nag-interview po kami ng mga different ages po ng mga members ng bawat churches. And dito po natin nakita kung paano po talaga kumilos ang bawat isa sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon sa pag-ibig sa na ibinigay niya sa atin. So nakuha niyo, na-document niyo yung mga testimonies, nung, pati yung mga problema, mga challenges sa buhay, at naging testimony nila. Opo. At yun po yung parang naging momentum and build-up po natin nung para sa dun sa anniversary po natin. Hinanda po tayo ng kasi minsan po kapag sa atin lang po tayo natingin sa sarili lang po natin, eklesiya. Minsan parang ano na po tayo, parang na-neutralize na po tayo. Pero pag nakikita po natin yung mga gawain po natin, lalo na po kami directly first hand po namin na experience and na narinig yung mga testimonies po nila. Mas na-challenge yung kumbaga yung virtues po na pinakita nila kung paano po nila kinilos yung biyaya sa kanila ng Panginoon. Kumbaga, kami po mismo na dun sa media team ay nabe-blessed and na-challenge na po. Mm-hmm. Alam mo, sa isang interview sa radyo, tinanong ako ng isang host, ang sabi,
Ano ba ang isang patunay, Bishop, na ang church ay maayos, no, at totoo? At hindi fake. Yun, hindi yung fake. Umaga. Ang sagot ko ay ito. Alam niyo, ang marami namang churches ay nagpe-preach, nagpe-praise and worship, meron silang mga pagtuturo sa mga bata, pero kinakailangan niya may resulta. For example, sapagkat ang church ay isang spiritual house, it is the spiritual dwelling place of God and His Spirit sa pamamagitan ng kanyang salita. Kinakailangan nagbubunga ang Espiritu. Ano ba yun? No? And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. No? Temperance. Ibig sabihin, ang lahat ng pagkilos na ginagawa, if ever mag-i-increase ng paggawa, no? Eh, kinakailangan, ito talaga ang nakikita. Okay? Hindi lang yung galing sa paggawa. Kasi ang galing, nababawasan yun, Doc Mark, eh. Opo. Pag magaling ka ngayon, bukas may edad ka na, di ka matanda po tayo. O, tumatanda, no? Eh, may boses ka ngayon, bukas paus na yan. No? Ang talagang mananatili, eh kahit na mabawasan o maging limitado, ang galing mo, nandun pa din yung pag-ibig ni Kristo, nandun pa rin yung patience, no, yung forbearance and everything. Ah, di ba? So yun talagang dapat nakikita sa ating pagkilos. Yes. At yung mga virtues na yung Bishop ay dapat mag-increase din, ho, sa amin o sa atin, na naglilingkod. Ay, talagang mag-increase yun sa dami ba naman ng ginagawa? Di ba? Abay, totoo yun. Puspusin mo na lahat ng trabaho. Abay, kung wala kang patience, titigil ka, eh. But, kung mag-increase ka ng paggawa kahit nakakapagod, abay, mag-develop yun ng patience. Totoo po. At yun po ay... Parang mas napapractice, ano? Okay. At yun po ay nagbubunga lang sa loob po ng eklesiya natin. Oo. No? Na, kumbaga, kapag po tayo ay kumikilo sa loob ng eklesiya, dun nga po parang mas na ma-manifest po itong mga bunga ng virtue po natin. Na kapag po kasama niyo po yung mga ibang kapatid natin sa paglilingkod, yes, mas lalo pong umiigting yung pag-ibig, yung patience, yung long-suffering, yung temperance. Yun ang sinasabi na what every joint supplies, what every member supplies according to the gift of the grace of God. No? Nako, parang ang bilis ng oras natin. 21 lang naman po. Eh. Oo. Well, anyway, alam mo maganda ito kasi hindi lahat ng churches ganito, Pastor Jojo, you know? Apo. Eh kasi, para ba nakakulub na sa tradisyon na ito lang, ganito lang ang gawin natin, tapos uuwi tayo, babalik na naman tayo next week, di ba? Kaya ang sinasabi ng marami, eh, pag Linggo lang meron church, pero pag Lunes, Martes, Merkules, Webes, Biyernes, wala nang church. Na, ganun, ano ba, nawawala ba ang church pag mga weekdays? Sa atin ho, Bishop, hindi nawawala. Naka-deploy lang po. Naka-deploy lang sila. Nasa iba't ibang ano, no? Lugar. Well, so yung gawain ng Panginoon ay hindi nawawala. Hindi po. Ibig sabihin, the increase ay hindi na nakikita sa loob ng mga building. Kasi Bishop, kahit yung kanilang pag-aaral ay sa mga eskwelahan, ay nagiging ministry din nila. Yung mga trabaho nila sa kanilang mga offices, yung mga businesses nila, ay nagiging ministry din nila. Yeah. Hindi lang yung Bible study ng Bible study, kinakailangan yung in-study mo, ikilos mo. Sa pamamagitan ng mabuting gawa. Eh, sabi sa akin, abisa pa naman yung good works. Well, usong-uso naman yung God is good, eh. All diba? The time. Ibig sabihin, godly works. Di ba? Eh, sabi nga, good is beneficial. Beneficial. Sabi, the goodness of God leads you to repentance. Ibig sabihin, ang salitang good pala, merong sense na ikay may paglapit sa Panginoon, kinikilala mo siya, at naiintindihan mo ang gospel. So, ibig sabihin, good works also, talaga naka-platform sa mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya kung ano mong good work, amen, disiplina. No? But you can use every ability, every gift, in fact. Lahat. Yung mga kahit acquired na mga, anong tawag dyan? Acquired skills. Acquired knowledge. Yan ay platform upang tayo ay makapag-extend ng good works, servisyo, ministry na may mabuting balita ni Kristo. Actually, kahit sa GCTV po, Bishop, yung ating mga content ng mga shows natin, yan din po yung pinaka-prinsipyo that we extend the good works and kaya, of course yung... Actually, yun ang itatanong ko kay Dr. Okay. Mark, kasi yung involvement ninyo, eh, no? No? Anong involvement ng inyong swipe, yung single working, sa kabuuan ng GCTV?
Kasi involved ka na sa lahat eh. Currently po ngayon, isa po yung involvement namin sa pag-support po in terms of financial. Mm-hmm. No? With the commitment po ng ating mga groups, ay nagkaroon po ng mga meetings and commitment na kami po ay sumuporta sa ating GCTV. And currently po ngayon, pinag-uusapan din po yung commitment po natin sa paparating na mga projects po sa LMGC. Mm-hmm. And sa El Cafe din po natin. Lighthouse Cafe. At meron silang bagong show, Bishop. Ito swipe din po. Yung True to Life, ano, na nag-air na po. I-plug na rin natin. Oh. Tuesdays and Thursdays, 12 noon. Yan, panoorin din po. True to Life. Na, well, alam niyo, congratulations. I appreciate how, hindi lang konsepto, yung pagtanggap natin ng katotohanan sang-ayon sa salita ng Diyos. Hindi naman natin matututunan to kung saan eh. But, kasi sa Bible, maliwanag naman na lahat ng kakayanan a platform talaga for serving God. Mm-hmm. Oh, hindi ba? Well, maraming salamat. Maraming salamat po, Bishop. Sa inyo. Oh, thank you. Maraming salamat po, Reza. Okay. Oh, sige, magkapit tayo. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang Lighthouse Cafe. Nandito na kami, ang bago nyo mga kasama every Tuesday and Thursday ng tanghali. Pakijamming at makipagkwentuhan about life and God's goodness kasama ang ating mga katrupa. Kaya't halina mga katrupa sa tropang feel na feel. Kwentuhan kulit ang kasiyaniya ka. You got it all for real. Trupa moments na walang iwanan. Trupa moments hatid ay katotohanan. Kaya join at makisabay sa trupa mong panghabang. Trupa mong panghabang. Dito lang yan sa GCTV Channel 185 sa Signal TV. Trupa mong panghabang buhay. Abangan! Kabataang game sa hamon ng buhay? Sa loob at labas ng court, Tara G! Samahan nyo kami dito sa Lighthouse Game On!
nandito na kami, ang bago niyo mga kasama every Tuesday and Thursday ng tanghali. Pakijamming at makipagkwentuhan about life and God's goodness kasama ang ating mga katrupa. Kaya't halina mga katrupa sa tropang feel na feel. Kwentuhan kulit ang kasiyaniyaka, you got it all for real. Trupa moments na walang iwanan, trupa moments hatid ay katotohanan. Kaya join at makisabay sa tropa mong panghabang, tropa mong panghabang. Dito lang yan sa GCTV Channel 185 sa Signal TV. Tropa mong panghabang buhay. Abangan! Kabataang game sa hamon ng buhay. Sa loob at labas ng court. Tara G! Samahan nyo kami dito sa Lighthouse Game On! Mga usaping in, mga paksang trendy, mga talakayang may kabuluhan, lifestyle at kultura ang sarili natin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Ayon sa Philippine Information Agency, ang ating bansa ay mayroong humigit-kumulang 15 million single parents at 95% dito ay mga kababaihan. Alam mo, Erica, napaka-challenging maging magulang. No? Syempre, 24/7 yan responsibility. No? At minsan, napakahirap pag-manage. No? Ako, may dalawa ko anak. Kailangan mo ng katuwang. No? Kaya, shout out na lang sa lahat ng mga parents dyan. Naalala ko yung mga parents ko, apat din kami pinalaki nila, no? Kaya, 2 is greater than 1. Paano na lang kung mag-isa ka? Napakahirap. Totoo yan, Gabi, no? Kaya ako man ay saludo sa mga single or solo parents who single-handedly raise their children to be productive citizens. Kaya naman, sa buong ito na ating ipinagdiriwang ang Women's Month, we are featuring some organizations and ministries that empower women. Yes. At tama yan, Erica. Dito sa Lighthouse ay mayroon tayong solo parents ministry. Ano nga ba mga activities na ginagawa nila for the benefit of solo parents dito sa ating Barangay Tatalon? To talk about this, we welcome sa Espresso Self, Ma'am Annabelle and Miss Presan. Hello po. Hello po. Good evening po. Yeah. Hello po. So, let's start though with a bit of a background. Miss Presan, ano bang pinagkakabala natin ngayon? Right now po, ako po ay isang part-time teacher po sa Lighthouse Academy po. Mm-hmm. Tapos, ano din po ako, resident pharmacist po ng TGLFI and ano po, legal secretary / accounts manager po ng LAM. How about si Miss Annabelle? Ako po isang full-time parent kasi malalaki na po yung mga anak ko. And at the same time, ako po yung overall president ng solo parents sa Barangay Tatalon. Kasi po, ba't naging overall? Kasi hawak ko po yung 7 areas dito sa Barangay Tatalon. Wow. At saka, meron pong maliit na sari-sari store. Mm-hmm. Yun po yung aming pinagkakabala ngayon. At saka, mas malaki po yung focus ko dun sa solo parent kesa dun sa kasi malalaki na po yung mga anak. Yes. Kumbaga, parang dumami rin yung anak ni Ms. Naging ano, ano, kasi seven areas. So, parang ganun na nga po. Siguro maganda, no, pag-usapan na po natin yung itong pong solo parents. No? Siguro po, brief background po, ano po ba itong program po ninyo para sa mga solo parents? Ang una-una po, kaya ako nandito sa
solo parent bilang presidente para mibigay po yung mga benepisyo na para sa isang legitimate solo parent. Mm. Ako po yung nagba-validate, bumababa sa mga bawat area sa barangay Tatalon para makita ko talaga kung sino yung totoo. Mm. Kasi ang katuwiran ko, para po yung benepisyo mismo mapunta doon. Kasi nung panahon ko, wala pang solo parent benefits. Mm. Kaya na-encourage po ako na ituloy kahit na mahirap. Para mabigay sa kanila, lalo na po yung mga nasa mga depressed area ng barangay Tatalon. Grabe po yan. Mm-hmm. Nandiyan dyan po sila. Pag nakita mo talaga yung kanilang kalagayan, maawa ka sa kanila. Mm-hmm. Kaya lahat po ng programa patungkol doon sa solo parent, eh, binibigay ko. Mm-hmm. Yan ang po ang ginagawa ko sa kanila. Mm-hmm. Meron po silang mga programa dyan na sa ngayon po maganda kasi meron silang binibigay na 500 monthly. Yung SWA, Social Welfare Amelioration, kung saan, yan po yung project ng mayor sa ating Quezon City, sa Lusod Quezon. Tapos meron po silang tindahan ni Joy, Pangkabuhayan. Parang po yung maibisan yung kahirapan nila. Mahirap po kasi bilang solo parent, ikaw na nanay, saka tatay eh. Mag-aalaga ka pa ng bata. So yung po binibigay. At bukod po doon, naisip ko po na kasi galing po ako Baptist ako eh. Nakita ko po yung ano kulang to sa mga spiritual na mga pangangailangan na kung saan wala pong bayad. Libre lahat. Kaya ang sabi ko po sa kanila, etong pinaka the best na ibibigay na regalo niyo sa mga anak niyo. Yung matuto sila makakilala sa Panginoon. Kasi katulad ko rin po na dati eh. Diyan ko nahanap yan eh. Kaya wala pong problema sa mga anak ko. Actually, apat na lalaki po. Apat na lalaki. Okay. Ngayon, Miss Annabelle, yung mga anak na ibuong barangay na, no? Lahat ng mga solo parents natin. Pero maganda yun, na-mention mo na yung government recognized the need ng mga solo parents dahil mahirap nga naman. Eh. And therefore, nagkaroon tayo ng mga benefits. But you also pointed out, important point po, Miss Annabelle, no? Yung spiritual needs and nourishment na kailangan natin mga solo parents. Okay. Kaya dadako tayo dun sa ating solo parents ministry dito sa Lighthouse. Miss Preston, can you explain ko ano ba itong special and unique na ministry na ito? Opo. Bali, ito po ay nagsimula nung nasa part pa po ako ng TGP. So, naka-duty po ako nun. Tapos nilapitan po ako nila Ma'am Annabelle kung pwede daw po sila, pwede daw po tayong mag-extend sa Lighthouse ng Bible study for solo parents. Wow. So, kaya po, nakipag-coordinate po kala Pastor Peter, kala Preacher Manny po, kala Preacher Mo, kung pwede po silang mag-conduct po ng Bible study sa mga solo parents. So, nangyari po yun, parang una po, once a month po, tama ma'am. Tapos naging twice a month, tapos naging weekly na po. Nung una po, kasi pandemic po yun, nakita ko po na yung ibang parents po, ang rule po sana namin is walang bata kasi nga po pandemic. Pero syempre solo parents hindi po sila, hindi maiiwasan po na magdadala sila ng anak. Kaya ang sabi ko po kala Preacher Manny nun, ako na po bahala sa mga bata. So hinihiwalay ko po nun yung mga bata. So nasa isang kwarto po kami. Ako naman po nagtuturo sa kanila, CLC naman po lessons ang ginagamit namin. Yes, here yun. Children of Light Clubs na club na lessons po. So doon po, yun nga po, lagi ko po itong nakukwento, no. Meron po akong mga students na talagang aminadong bully siya. Pero nung parang habang tumatagal, nakikita mo po yung pagbabago sa mga batang ito na sobrang kukulit. Minsan po talagang parang gusto nang tumayo ng lahat ng buhok ko. Kasi sobrang kulit, hindi ko alam kung paano sila papatahimikin. Pero makikita mo po nagiging behave sila. Naiintindihan na, kumakanta na, nagme-memorize ng verses. Nakikita nyo naman po dun sa mga recaps po natin. So, kumbaga parang nag-branch out pala na hindi lang for the solo parents, kundi dun sa mga kids nila. Parang holistic yung approach natin. Hindi lang basta dun sa parents. Tsaka to think na si Miss Preston, parang malumana ito, tsaka pasensyosa, di ba? So, na-imagine ko paano kaya paggalit na siya. Parang magta-transform siya, no? Pero ilang buwan, ilang taon na yung ministry natin? Going four na po. Kasi, tama ba, ma'am? Anniversary po namin ng February. February, ano po, 2021 po pala ang start. So, magta 3 years na po. Wow. Pero yung meeting, first meeting po namin with Pastor Peter, nangyari po siya December 2020 po. Yun po yung, parang nag-start yung planning. Tapos, nangyari po yung mismong Bible study February 2021. So, paano po yung parang nagiging, siguro po mga ministries or activities po na ginagawa niya po? Ano yung parang, pag nag-meet po kayo, may parang
specific theme po ba na pinag-uusapan or series of lessons? Ganyan. Opo. Ah, bali ang sinusundan po namin actually po yung ano natin, New Believer's Manual po noong una. Tapos, so iba-iba po yung mga nag-handle noong una po. Si Pastor Peter po, si Preacher Manny po, tapos si Preacher Mo, si Pastor Ray. Pero hanggang sa ano po, naging si Preacher Manny na po yung main po na preacher na nagtuturo. Tapos ako naman po sa mga bata, in-involve ko din po, naghingi na po ako ng help sa mga YP. Pero nung nagkaroon na po kasi ng face-to-face classes, nahirapan na din po sila. So naghingi naman po ako sa mga young couples po. So ang regular ko pong nakakatuwang ngayon sa ministry na to si Maris at saka si Ferdy po. At lagi po nilang kasama si yung mga anak po nila, si Charity and Hope. Kaya family ministry na rin. Miss Annabelle, syempre kayo yung presidente ng ating solo parents, no? And lumalapit din sa sayo, nagbibigay ng siguro feedback. Ano yung nakita niyo pong impact o response nila dito sa ating ministry na ito? Ano po, nung una, syempre, mahihirapan talaga ako niyan. Alam ko yan. So, ginawa ko na lang ako, Lord, sabi ko, ito yung pinaka-desire ko. Kasi po, itong na maging baptist ako, parang gusto ko lang na makausap ko, makakilala sa Panginoon. Very eager ako nun. So, sabi ko, siguro, ito na yung binigay, pinagkaloob sa akin ng, ano, ng Panginoon. At one thing po, bago ako naging presidente, naging, ano po kami dito, makit po kami dyan. Tapos may mga prayer partner po. Sabi ko dun sa ka-prayer ko, pwede po ba ninyong ipag-pray na kasi magkakaroon ng election, manalo ako doon sa solo parent. And nanalo naman po ako, siguro binagkaloob ng Panginoon yung para ma-reach out ko yung mga parent na mahirap talaga makahatak, makakilala yan. Hirap po kami noon, pero pinagtsatsagaan ko kahit po yung pamasahe, sige, punta kayo sa bahay, sabay-sabay tayo, magta-tricycle tayo. Ganun, sabi ko, makakayo, hindi naman para sa akin to. Ito man lang maano ko yung maging ano ko sa buhay. Na sabi ko nga lang po, kahit isa lang, Lord, kahit isa lang. Eh ngayon po, marami na, may nagpapabaptize na po. May nakakatawa po sila. Actually, sa ano po sa Sunday, tatlo po yung magpapabaptize. Kaninang pipiruan nga kami na nag-uusap po sa mga solo parent. Eh, hindi ko lang, pero tatlo yun, baka dalawa lang umatayin kasi nagdadalawang. Marami po nagdadalawang isip. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong magdalawang isip. Saka yung pong dati, siyempre mga depressed yan. Yes. So, ang hirap po nila, di ba? Daming alibay. Pero nang tumagal po, pag wala po akong announcement, press, may Bible study tayo. Kaya na, diba? Ano, pinapollow up. Press, may simba po ba tayo? Ayan, mga ganyan. Hindi na po nang galing sa akin, sa kanila na. Ibig sabihin, kumbaga effective, mga ganon. Ito na yung time para sa kanila. At saka yung pong mga solo parents, syempre, magpe-pray kami, nanalangin kami. Siyempre, deep inside, may sarili pong prayer yan eh. Nasabihin nila, Lord, bigyan mo ko ng trabaho. So, parang naging daliw yan po ako dahil mayroong isang solo parent na mayroong agency. Tatawagan ako. May isip ko kagad sila. Requirements mo, i-ano mo to, complete mo, punta kay ganito. Kaya nakakalungkot lang po nung nagkatrabaho, hindi ko na mahagilap kasi naging ano na po sa dinakatay sa trabaho. Kaya panayang pasensya nila. Pero pag may time naman po, dumating sa punto yung isang mag-anak, nagulat ako, andyan sila mula doon sa bunso, hanggang sa panganay. Ma-attend po sila ng ano, even coming together po natin. Parang pag kami, ano dyan, pag kami yung time sila na nandiyan sila. Kaya naintindihan ko naman po yung kasi, pag umabsent ka, wala ka nang kita. Paano mo pakakainin yung anak mo, diba? So talaga may transformation, may renewing of the mind, may impact yung naging ako po yung mga bata. Yung mga bata noon, ang dami nilang katwiran sa akin. Ay, press, magulo yan. Ay, press. Baka hindi nalang magustuhan. Sabi ko, hindi, baka sa bagsawa kayo, ang alam ko, ang bata, aayain ka niyan. Hindi nga po ako nagkamali dahil, Pres, paano ba yan? May Bible study tayo. Bakit po? Kasi si ganito yung anak niya, nagagalit pagkawalang. Oh, nagsisend pa po sila ng video na yung bata. Nagsasabi na, gusto ko ngayon mayroong Bible study. Inahanap tayo na niya. Talaga may enjoy po nila iba yung Actually, parang very feel at home na nga sila gabi. Kasi even yung mga events nila dito na ginagawa, talagang, yun, parang tuwang-tuwa sila lagi pag nandito sila. Pag nandito po sila, tuwang-tuwa sila. At open naman po talaga ang Lighthouse para sa inyo. So,
Maraming maraming salamat po, President Press Annabel and Miss Press, no? Miss Press. Talagang magandang combination yun. Ano, Erica, may natutunan ka pa? Yes. So again, totoo nga na saludo tayo sa mga solo prayers. So, syempre, even yun, yun sa mga ministry natin for the solo prayers, yun yung napakahalaga na talagang yun nga, even yung sa ministry, meron silang lugar. Yes. So I'm reminded nga of yung ating verse na, be strong and of good courage, for it is the Lord that goes with you. He will not leave you. He will not forsake you. Tuloy-tuloy po ang ating focus sa mga kababaihan. Ngayon po sa ating special segment na barista. The Anti-Violence Against Women and Children Act, or RA 9262 of 2004, protects women and children from various forms of violence and abuse. Subalit talaga nga bang informed tayo sa mga ikinapapaloob ng batas na ito? Ngayong gabi sa ating special episode ng Barista, ay kasama natin muli si Attorney Moses Rivera para bigyan tayo ng impormasyon sa batas na ito. So Attorney Mo, kumusta po? Magandang araw, Harvey. No? Salamat sa mga katanungan na yan. At of course, magandang gabi po sa lahat ng ating mga manonood. And so, Attorney Mo, nabanggit ko kanina, no? So since Women's Month nga po, pag-usapan po natin yung RA 9262 or Anti-Vowsy, na kilala rin po, no? Yes po. Yan yung tinatawag natin violence against women and their children, no? So maraming mga uri ng mga violence, no, na maaaring magawa sa mga kababaihan, di lang po sa mga kababaihan kundi sa kanilang mga anak, no. At marami na rin po mga since 2004 nung naging na isabatas po itong bill na ito, marami na rin pong naging desisyon ng Korte Suprema. So ano ba yung mga kinapapalooban, no, na klase ng mga violence, no? Hindi lang po ito yung mga physical violence, so yung physical na pananakit, kasama po dito yung tinatawag nating emotional or psychological violence, at kasama rin po yung tinutukoy natin na economic abuse, no? So yan po yung mga bagay na pinoproteksyonan, ilan lang po ng mga bagay na pinoproteksyonan ng batas na yan. Ngayon, siguro maiisip natin bakit ano, no, bakit violence against women and their children, no, bakit hindi kasama ang mga kalalakihan, no? Mm-hmm. Sapagkat kinukonsidera po, yan po ay biblical din, no? Sapagkat sa Bible po kinukonsidera na ang mga kababaihan ay mga weaker vessels, no? At dahil po dyan, yan ay pagkilala rin ng ating batas na sadyang may kumbaga pagdating sa domestic violence, merong hindi pantay na kalalagyan ang mga kalalakihan at ang mga kababaihan at kanilang mga anak, no? So kaya nilikha itong batas na ito upang magkaroon ng tinatawag nating equity, no? So para at least maipantay yung mga kababaihan pagdating sa domestic violence, no? Ang mga incidents ng domestic violence ay maipantay sila. So dito ay pinoproteksyon na ng batas yung ating mga kababaihan. So dito hindi lamang po kinakailangan na may relasyon, no? So pwedeng ito ay husband or wife na relationship, pwedeng mag-boyfriend po, pwedeng former na merong relasyon o dati silang kasal. So kahit na po yung tinatawag nating sexual or dating relationship lang, ito ay covered, no? So dito ay nasasaklaw din po yung acts tulad ng stalking. So ito ay isang komprehensibong batas, no? Hindi natin madidiscuss lahat ng mga acts of violence, pero principally, as per yung aking naging practice, no, ang karaniwan naman na inaano dyan, maliban dun sa acts of physical violence, mm-hmm, ay yung tinatawag nating
economic abuse, no? Economic abuse, so yung pag-withhold ng support, for example. Pero dito ay binigyan din ng Korte Suprema na dapat yung pag-withhold ng support ay coupled dun sa, para masabi natin na economic abuse ito, ito ay coupled, or economic violence, dapat ito ay coupled dun sa, ito yung ginagamit na pamamaraan upang ma-curtail or ma-control yung pong act nung individual, no? So isang halimbawa po dito ay sasabihin ng isang lalaki, hindi ko bibigyan ng support yung anak or hindi kita bibigyan ng support pag ikaw ay lumalabas, no? Or pag ikaw ay lumagpas ng alas 10 ng gabi, hindi ka pa nakauwi, hindi kita bibigyan ng support. So yun yung isang form ng tinatawag nating economic violence or economic abuse, no? So yung physical abuse, madali naman yan, no? So any form ng physical abuse. Actually, kahit yung mga masasakit na pananalita, yan ay maaaring pumasok sa psychological abuse or psychological violence or emotional abuse or emotional violence. Attorney Moses, no, so yun yung mga, sige. Sorry, Attorney Moses, meron ba tayong mas tinatawag na mas common na ano yung mga pumapasok dito sa RA 9262 na mga cases or ano yung mga usually na na-encounter mo? Meron bang ganun? Yun nga, gaya nung nabanggit ko, no, yung karaniwan talaga is physical violence. Physical, no? Ito yung common na notion natin ng domestic violence. So, mga nasasaktan ng mga babae, ito yung mga nagugulpe, nasasampal, natatadyakan, no? So, yan yung vow C. Ngayon, ang peculiar dito sa batas na ito, no? And just to note, no, para sa ating mga kalalakihan na nanonood, para na rin sa'yo, no, RV, no, ang isang uri ng ano, no, ng protection na ibinibigay ay yung tinatawag nating protection order. Mm-hmm. Itong protection order na ito ay pinasimplify at pinadali para sa mga kababaihan. Mm-hmm. Meron tayong tinatawag na barangay protection order. Mm-hmm. So, ang isang babae na nagsasuffer ng any form of FAUSI, no, economic abuse, psychological abuse, physical abuse, ay maaaring lumapit sa barangay na nakakasakop sa kanilang lugar. Ngayon, itong barangay, meron silang children and women and children's protection desk, no? So merong VAUSI officer diyan na karaniwan ay kababaihan din. Sila ay pwedeng mag-issue ng tinatawag nating barangay protection order. Mm-hmm. Itong barangay protection order na ito ay maaaring i-implementa doon sa kanilang conjugal home. So anong ginagawa nito? Bawal lumapit dito yung lalaki. Mm-hmm. So ibig sabihin kahit nakapangalan sa iyo, for example yung bahay at lupa, no, or ikaw ang nagmamay-ari noon, ikaw ay hindi pwedeng lumapit doon. Mm-hmm. Ikaw din ay hindi pwedeng mag-communicate, no. So ito ay kumbaga ito yung paunang protection na ginagawa or pino-provide ng ating batas. At ito ay pwedeng maging permanent protection order. So yan yung isa sa mga peculiar na developments ng batas na ito. And of course, dahil tayo ito nasa ano tayo, no, nasa Women's Month pa rin, no. Right. I would advise para sa ating mga kababaihan na kanilang i-check yung website ng Philippine Commission for Women, no. So nandiyan halos lahat ng mga batas at mga updates, no, sa mga batas ng mga karapatan ng mga kababaihan, no. Noteworthy din, no, na ating pag-usapan yung mga recent na developments, no. So for example, para sa mga HR practitioners natin, no, ito yung karaniwan din natin naririnig, yung pinahabang maternity leave, no. Mm-hmm. Ito ngayon ay 105 days na, yes, no, na maternity leave. So ibig sabihin, yung mga kababaihan natin ay maaaring mag-leave ng 105 days. At ito ay dapat bayaran with pay, no, ng ating mga employer. Of course, pwede nilang ma-recuperate yan from the social security system, but yan ay kumbaga ay aabonohan muna ng employer. At yan ay without discrimination, no? So hindi nagmamatter kung bagong pasok ng employee or matagal na siya, di ba, sa isang kumpanya. Basta siya ay nagbuntis at siya ay manganak, meron siyang, at meron na rin ano, no, meron na rin leave para dun sa mga tinatawag nating mga women-related na diseases, no? Yung tinatawag nating gynecological leave, right, no? So para sa mga ano, of course, meron din tayong tinatawag na solo parent leave. Now, okay, itong solo parent leave, hindi lang ito pang babae, no? Mm-hmm. But karaniwan, of course, ng ating mga solo parents ay karaniwan ay babae. Ito naman ay 7 days, no? Mm-hmm. Meron din tinatawag na VAUSI leave, no? So ito ay mga karagdagang mga
karapatan na nai-enjoy ng ating mga kababaihan. Attorney Moses, so medyo maraming nabanggit, no? But it's more specific doon sa ating mga kababaihan na probably nasa relationship or formerly in a relationship. But siguro punta tayo doon, Attorney Moses, sa setup naman ng nasa employer or employee, since nabanggit nyo nga po kanina yung maternity leave or even yung expanded maternity leave. Paano naman siya nagiging applicable? So say for example, if wala namang relationship in between doon sa employee na babae at doon sa employee na lalaki. But paano yung mga, ano yung mga circumstances na po pwedeng makonsider na nag-violate dito sa RA 9262 itong employee na lalaki para dun sa against sa babae? Of course, no. Una diyan palagi naman, no, withholding ng support, no. Yan yung isa sa mga ano, of course, physical na pananakit. Pagsasalita ng hindi maganda, no, sa isang kababaihan. No? Yan yung mga karaniwan po, no. At yan ay sakop din, no, of course, para sa mga employers, no. Meron din tayong tinatawag na yung ating mas pinatindi na yung sexual harassment na mga laws, no? At meron din tayong pinalakas din natin yung tinatawag nating paglaban against all forms of discrimination, no? So para sa mga employers, no, hindi man vowsy, no, ang employer ay hindi pwedeng maging liable for vowsy. Ito ay isang criminal na batas. So ang maaaring lang makapag-commit nito ay mga individual, no? So kung ang pinag-uusapan natin ay violence arising out of employer-employee relationship, ang nakakasakop dito ay ibang mga batas, primarily yung ating tinatawag na labor code, no? So yun. What if Attorney Moses, yung it's not on behalf of the employer, pero paano kung employee against another employee? So hindi siya yung mismong employer to the employee. Maaari din bang pumasok yung usaping ito? Magandang tanong din yan, no? Yan ay independent of each other, no? Sapagkat magkaiba yung nature nila. So pag sinabi nating employee against an employee, no? Mm-hmm. Hindi nagma-matter kung sila ay may relationship, no? Mm-hmm. So any form of discrimination yan ay papasok sa labor code, no? But of course, a labor claim is not against an employee, not against a fellow employee, but against an employer. But of course, under sa batas, merong particular na mga dapat na ginagawa ang isang employer. For example, yung due process, no? So halimbawa, merong report, ito ay dapat imbestigahan. Ngayon, pag sinabi kong independent yan of each other, hindi porket merong kaso ng vowsy, for example, yung mag-boyfriend, no? Kinasuhan yung lalaki, yung babae, hindi ibig sabihin na dapat tanggalin na rin ng employer yung kanyang lalaking empleyado, no? Maari siyang mag-conduct ng independenteng investigation, and base doon pwede siyang magpataw ng sarili niyang penalty, no? At ito ay independent doon sa civil or criminal na kaso. Right. Ayan, napakaganda po. At least na-differentiate natin kung saan mas naked or saan mas fitting itong mga ganitong batas, or even paano nasa-separate yung mga laws that are applicable sa labor code or even sa employer-employee relationship. Siguro, Attorney Moses, ano ba yung nabanggit mo kanina, pwede nilang bisitahin yung website, or even ano ba yung pwede pang nilang ma-check, pwede nilang puntahan para mas malalaman nila ng mas malalim itong RA 9262? Idagdag ko lang, Harbs, no? Dun sa support, no, marami na lang desisyon ng Korte Suprema na ibinabawas automatically, no? Kasama sa desisyon ng korte na ibawas automatically yung halaga ng support na dapat ibigay dun sa asawa or sa mga anak, no? So, yun ay isa nakaka-apekto din, no? So, ibig sabihin yung employer would have to, but there would have to be an order coming from the court directing the employer to deduct a certain amount of money, no? Kadalasan ito, mas madaling nagagawa ito sa mga government employees kasi yan yung mga hindi umaalis. So ibig sabihin, kinakalpas automatic. Yung sweldo na yun ay, yung portion ng sweldo na yun ay automatic nire-release dun sa babae or sa kanyang mga anak. Ngayon, regarding dun sa website, no, maaari nilang bisitahin yung website na pcw.gov.ph. No, yan yung Philippine Commission on Women. And of course, kung sila ay may mga katanungan, maaari silang lumapit sa isang abogado. Maliban po dyan, no, kung relating sa vowsy, maaari po silang lumapit sa kanilang mga barangay. Hindi man po sa barangay, ang ating po mga kapulisan ay meron ding Women and Children's Protection Desk. No, yan po ay kanilang karapatan. Of course, maaari silang lumapit sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD kung kailangan, nangangailangan sila ng tulong regarding sa support.
or maaari din silang lumapit sa tanggapan ng public attorney's office kung sila ay merong mga katanungan legal. Ayan, so maraming salamat, Attorney Moses. So at least sa mga nanonood po sa atin, ito po yung mga ahensya ng gobyerno or even yung mga contact details or even yung mga platform na pwede nyo pong bisitahin para malaman nyo pa kung ano ang napapaloob dito sa RA 926 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act. At ngayon naman po, pakinggan po natin si Bishop Ruben Abante in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo na bigyang daan sa ating mga buhay ang mga ilang mga napag-uusapan natin. Ano po, katulad sa What's Brewing ay pinag-uusapan natin ay yung mga paglilingkod, yung ministries na ginagawa ng mga mananampalataya sa ating mga churches. Ano po, ang sinasabi po doon sa 1 Peter chapter 4 and verses 10 to 11. Ito po ang sinasabi. As every man hath received the gift. Ito pong gift na ito ay yung gift according to God's grace. Ang sabi ay, even so, minister the same gift one to another as good stewards of the manifold grace of God. And take note na ang description po dito ng biyaya ng Panginoon ay manifold. Okay? Para bang pitaka na maraming fold. Ano po? Pero isang kaloob na biyaya. Okay? Now, alam po natin ng mga mananampalataya yung sinasabi sa Ephesians chapter 2 and verses 8 and 9 that by grace we are saved through faith. Ano po? Pero hindi lang po para sa kaligtasan ang biyaya ng Panginoon. The same grace ay nag-i-equip po sa mga mananampalataya so that we can minister. We can serve God. Now notice ang sinasabi doon sa pagpapatuloy ng talata doon sa 1 Peter chapter 4 verse 11. If any man speak, let him speak as the oracles of God. Ibig sabihin, kung meron mang taong maghahayag, maghayag siya sang-ayon sa salita ng Diyos as of the oracles of God. If any man minister o maglingkod, mag-serve, no? Let him do it as of the ability which God giveth. So, ito pong ability na ito, daloy po ito ng grace ng Panginoon. So that the same grace ang sinasabi dito, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Kaya po sinasabi natin, by His grace that saved us, it's also by His grace that we can serve Him, minister to people, and then bring glory to God. Kaya inaawit din po yun, by His grace, for His glory. Ang sistema nga lamang po, marami po mga tao na ang kanilang pag-intindi ng biyaya ng Panginoon hanggang kaligtasan lang. Okay? Pero nung tayo po ay niligtas ng ating Panginoon yung buhay natin, binago yung buhay natin, alam niyo po ba, pati ang ating mga kakayanan ay binabago rin ng ating Panginoon upang maging mga kakayanan na tumutungo hindi lang po sa kabutihan ng tumanggap ng biyaya, kundi sa kabutihan din naman sa pakinabang ng mga inaabot nating mga tao, because we should be stewards of the grace of God. Kaya may daloy po, may agos ang biyayang tinatanggap natin, hindi lang patungo sa atin, kundi patungo sa ibang tao. Yan ang prinsipyo o katuruan na dapat ay mangyari sa ating mga churches. Kaya po, ang bawat mananampalataya ay may platform, may lugar, ano po, may area na kung saan sila ay makapaglilingkod sa Panginoon sang-ayon sa biyaya. Hindi lang po mga pastor, mga preachers ang may biyaya ng Panginoon. Lahat po ng miyembro, sapagkat ang church o eklesia ay isang tahanan ng mayamang biyaya ng Panginoon, and it is manifold. Ano po? Marami ang kaloob na ito para sa maraming miyembro ng mga churches. Kung ito lang po ay nanamnamin natin,
ano po, at magsisimula tayo mabuhay sang-ayon sa biyaya ng Panginoon. Katulad nga ng sinabi ni Apostle Pablo, by His grace, I am what I am. And by His grace, I labored more abundantly than they all. Not me, but the grace of God. Kaya po ang pag-aaral, ang katotohanan tungkol sa grace ng ating Panginoon ay napakagandang pag-usapan, napakalawak, and everything goes back to the glory of our God. Sana po'y naging magandang pakinabang ito sa lahat. God bless us all. Kung tutuusin, malayo na rin ang aking narating. Pero, saan nga ba ito nagsimula? Nung umpisa, binigyan lang ako ng mga laruan, tsokolate, at isang libro na punong-puno raw ng kwento. Di ko naman maintindihan. Wala naman kasing litrato. Natutuwa kong magbasa at magsulat. Sabi nila, magaling daw ako. Hanggang sa nakatanggap ako ng ilang mga medalya at mga parangal. Habang tumatagal, nadadagdagan ang mga daladala ko. At marami pa akong gustong idagdag sa mga to. Simple lang naman ang lahat sa umpisa. Hindi ko na malayang bigla na lang naging komplikado. Napapagod na ata ako. Kailangan ko na lang bilisan. Bibilisan ko na lang para makarating na agad ako. Hindi ako susuko. Kaya pa to. Kaya ko pa to. Kung tutuusin, malayo na rin ang aking narating, pero hanggang dito na lang ata ako. Ang bigat-bigat na rin kasi ng mga bagahe ko. Isa-isa ko itong pinulot. Nakita kong muli ang libro na walang litrato. Sobrang dami ng bit-bit ko. Nakalimutan ko na dala ko pa pala to. Sabi nila, magaling daw ako. Akala ko tuloy, kaya ko. At hinding-hindi ko pa nararanasang sumuko. Yun pala, para magdagumpay sa mga pagsubok sa ating paglalakbay, kailangang isuko sa Kanya lahat ng kabigatan at pasanin. Kung tutuusin, malayo na rin ang aking narating. At patuloy kong kakayanin dahil sa bawat umpisa at dulo ng pagod at pighati, narito na ang Kanyang biyayang aakay sa akin. Ayan, at napakabilis po ang naging paglalakbay natin sa Lighthouse Cafe sa mga pag-uusap natin. Okay. Alam niyo, eh marami talagang dapat pag-usapan pag nagkakapike. But thank you for joining us today sa ating pong mga kapaki-pakinabang na pag-uusap na ito. Tama po yan, Bishop, no? Hindi lang kape ang free-flowing dito sa Lighthouse Cafe, kundi yung mga ideas, mga information, at yung pagpapala. So, patuloy lang po kayo sa pagsubaybay. Tama po. And you can watch and rewatch and share our episodes from our Facebook page and YouTube channels. Just look for Lighthouse BBC, Great Commission TV, or GCTV Asia. Make sure to like and subscribe. Yes, at i-download nyo na yun po ang ating Lighthouse Spectrum app. Marami pong features yan, no? Mga video content, insights, e-books, and of course, ang ating episodes ng Lighthouse Cafe. Kaya i-download nyo na po yan, libre po sa App Store.
And so join us again on Monday. Live na naman po ito, no? Next Monday, same time, 8:30 for another live broadcast ng ating Lighthouse Cafe. Where good talks happen.